Kayo ba ay naguguluhan or merong inquiries tungkol sa inyong SSS number? Nakalimutan nyo, na-misplace nyo, hindi nyo alam, hindi nyo na matandaan? Pwede nyo po itong ma-retrieve pa o makuha sa iba't ibang kaparaanan or paraan, mga ka-smorgs. So kung ano po iyon, pasok na kayo sa aking channel at manood, at napakarami po palang paraan na pwede nyong malaman, whether online o kaya kung ano-ano pa. Whether kayo ay nasa Pilipinas o nasa ibang bansa. So tutok na at subscribe. Hi mga ka-smorgs! Ako po si Ate Merce, ang inyong Smorgasmord Pinay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Smorgasmord Pinay, ang inyong Ate Merce. Ayan. Doon po sa mga hindi pa po nakakaalam sa aking channel, ito po ay isang OFW vlog, OFW tutorials, OFW life, at kung ano-ano pang pwede niyong mapakinabangan ng mga bagay-bagay tungkol sa OFW. Mostly po ito ay mga tutorials na related po sa pagiging OFW. At meron din pong mga, siningit din po ako dyan, mga YouTube, cooking tutorials. Ayan po, pwede nyo pong puntahan, at kung pwede po ay pakisubscribe, at pakishare, pakilike, at pakipindutan rin po yung bell notification para po mas updated po kayo kung meron po akong bagong video na. Back to our vlog mga ka-smorgs! Meron isa kasing tayong subscriber na nag- comment doon sa aking vlog. So, ito na po yun. Nakalagay, hello ma'am, ask lang po, paano po kung nakalimutan ko po yung aking SSS number? Okay. Siya nga po pala, credit po tayo kung saan yung ating source, thepinoyofw.com o kaya naman ay ssinquiries.com. Okay. Sabi dito, nag-iisa lang daw po ang ating SSS number. Lifetime na po yan. Kung kumuha po kayo, hindi na po kayo makakakuha ulit. So, ingatan po ninyo. Kung nawala, ay pwede naman po ninyong makuha uli ang inyong number. So, yun po ay 10-digit number. So, isa pang tip muna, kung halimbawa meron kayong SSS ID, ay pwede po ninyo siyang screenshot. Kung hawak nyo yung physical ID nyo, pwede po ninyo siyang picturean. So, tawag nito, ay meron kayong purpose na meron kayong digital copy. So, ayun mga ka-smorgs, napakarami po palang paraan paano po natin mare-retrieve. Number one is, kung meron kayong ID card na issued ng inyong company. Kung kayo ay nagtatrabaho, pwede po ninyong tanungin, pwede ninyong hanapin yung inyong ID card. Kasi doon sa ID card, possible na nilalagay doon yung inyong PhilHealth ID, ay PhilHealth ID number, yung inyong TIN number, SSS number. Although, meron namang ID card na wala, kundi pangalan lang, saka information kung mawawala nyo yung inyong ID. So, number two, kung kayo ay may old SSS ID bago nag 2011. Naalala nyo pa yung bluish card, parang driver's license or PRC ID card, na ganun yung itsura. So, napaghahalata, matanda na ako. Kasi ako, inabot ko yon. Meron pa ako hanggang ngayon, hindi ko pa nawawala or naitabi ko talaga yung ID na yon. Ganun ako kasinop eh. Lahat ng kalumalumaan kong mga gamit ay itinatago ko. Sana all. Diba? So, pangatlo naman, kung kayo po ay may E1 form, SSS E1 form, yung pong pinkish form. Kasi nung panahon ko, yung po ay naka-carbon copy, yung sulat. Pero sabi po dito, yung latest na po, naka parang computerized or typewritten, kung hindi ako nagkakamali. Sa inyong email, i-check nyo po. Kasi kung kayo ay nag-registered online o kaya nag-inquire kayo sa SSS noon, pwede po ninyong balikan yung inyong previous email. Inilalagay yung inyong SSS ID number. Number 5, kung kayo ay may pupunta sa SSS online account. Doon po sa www.sss.gov.ph. Pupunta po kayo doon, mag-login po kayo kung kayo ay dating naka-registered o kaya kung hindi pa, pwede naman po ninyong ilagay yung inyong pangalan. Pwede po kayong makapag-retrieve ng inyo according po to them, according sa kanila, pwede daw po kayo makaretrieve ng inyong SSS ID number. Pinaka the best options according to them is yung Internet Explorer ang gagamitin. Sa akin kasi yung ginagamit ko Google Chrome lang. Tapos gagawin ko siyang instead ng mobile, gagawin ko siyang desktop site para mas madali siyang makita. Zoom nyo na lang ng ganyan kasi gamit ko lang naman talaga kahit sa pagbablog, saka sa pag
tawag nito, pag search na kahit ano ay cellphone lang. Yun lang ginagamit ko, hindi ako gumagamit ng laptop. Although meron akong laptop, kaso lang kasi hindi siya handy, mahirap siyang dalhin sa trabaho. Kung magsi-search ka, mahirap itago sa amo. So cellphone lang, sapat na. So number 6 is, kung kayo ay may SSS mobile applications. Yun po ay sa cellphone po iyon, pwede po kayong mag-download sa Android o kaya ay iPhone. Download nyo po yung application na to at mag-register kayo o kaya mag-sign in gamit yung inyong name. Number 7 is, kung kayo ay nagtatrabaho, pwede nyo pong itanong sa inyong HR personnel o kaya sa inyong company na pinagtatrabuhuan sa Pilipinas. So number 8, pwede nyo pong i-check yung inyong pre-employment documents nung araw. Nag-apply kayo at naitago nyo yung inyong mga documents. I-check po ninyo precisely meron po alin sa mga ito nandun nakalagay yung inyong SSS number. Katulad po ng halimbawa by data, resume, ano pa ba, personal data sheet, company data sheet, at kung ano-ano pa na nilagyan ninyo ng inyong SSS ID number. Lahat ng mga applications na nangangailangan, pwede kung halimbawa nag-loan kayo, nangailangan ng ganong mga data, at kung ano-ano pa, mga bank information, yan, na naitago nyo pang mga papel nyo, hanapin po ninyo, at baka possible na nandoon yung inyong SSS ID number. Ngayon, kung halimbawa lahat ng ito ay hindi nyo pa rin nagawa, o kaya wala pa rin epekto sa inyo at hindi nyo pa rin nahahanap yung inyong SSS ID number. Kaya wala kayong internet at hirap ang inyong data lang ang ginagamit nyo. Wala kayong wifi, hirap ang inyong pagkuha. So, ito yung mga iba't iba pang options. So, number 9 is call SSS hotline. It's 920-6446 o hanggang 55. Yung last two digits na 46, palitan nyo lang 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. At open po ito during weekdays, which is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and 24/7. Kaso lang, ang problem po kasi kung hotline, syempre, kung wala kayong pantawag, hirap pong tumawag. And besides, syempre, laging busy ang ganitong hotline. So, hindi ako advisable dito. Pero another option din po ito kung gusto ninyo. Number 10 is pwede po kayong mag-email sa SSS sa kanilang help desk or customer service. Ito po yung pwede nyong ipag-email. Dalawang paraan po ito. Una, yung member_relations@sss.gov.ph. Yun po. Ulitin ko, member_relations@sss.gov.ph. gov.ph. Number 2, online service assistance at sss.gov.ph. So, magkarugtong po yung online service assistance po na yan. So, ipa-flash ko na lang po dito para mas maintindihan nyo at mas malaman nyo. Paki-copy na lang po. Doon po, kung kapag po kayo ay nag-email, wag lang kayo basta magtatanong. Huwag nyo nang sayangin yung pagkakataon nyo sa pag-i-email nyo. Ibigay nyo lahat ng information nyo na pwedeng sa palagay nyo ay hanapin ng SSS. Like name, birthday, kung ano-ano pang mga details na palagay nyo eh. Kung saan kayong location, address, kung ano ba. Tapos, maglagay po kayo, mag-attach po kayo ng one primary ID po ninyo. And two secondary ID. Or two secondary. Alin sa mga yun? As a proof na ikaw yung nag-i-email sa kanya at ikaw yung nanghingi talaga ng SSS ID. 11, pwede po kayong mag-leave ng private message tungkol sa kanilang official Facebook page, which is www.facebook.com/SS, capital po yan, yung P, capital, and then H, yung pinaka-old school na paraan, which is visit yung SSS branch ni Rescue. So, yun yung pinaka-ano, hindi nyo nagailangan gumamit ng internet, tumawag. Pero ito kasi, paano kung nasa abroad, diba? So, yung nasa taas na mga paraan, yun ang pinaka-best option para sa akin. Sa akin kasi, mas maganda yung online. Kasi, convenient dahil unang-una OFW ako. Kung OFW ka, tapos paano ka makakapunta sa mga branch, di ba? Hindi mo naman pwedeng papuntahin yung iyong kamag-anak, ganyan. Baka hindi honor yung kanilang
Tawag nito, pagpunta doon, kasi wala yung documents na hinahanap. At hindi naman ikaw yon. So, yung mga online ways, mas applicable para sa akin. Pero kayo, alin dyan sa mga paraan na yan, yung itinuro ko, yung pinakamabisa or pinakamadali para sa inyo, pili na lang kayo. And hopefully, ma-retrieve ninyo yung inyong SSS ID number. So, yun lang mga ka-smart. Sana po ay nakatulong ako. At salamat dun sa ating isang subscriber na nagtanong sa akin. Nagkaroon ako ng idea na makapag-vlog ulit patungkol sa SSS. Hindi lang ito para sa mga OFW, kundi sa lahat ng mga Pilipino na merong SSS. So, yun lang po mga ka-smorgs. Maraming maraming salamat. God bless everyone. Mumumwa. See you on my next vlog. Kung nakaabot po kayo sa dulo at hindi pa po kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-hit ng bell notification para mas updated kayo sa aking mga vlogs. At pakinood na rin po yung aking mga previous vlogs kung gusto po ninyong mag-marathon. Marathon watch ng aking mga vlogs. Sa aking playlist po yun matatagpuan. Maraming maraming salamat. Ulit mga ka-smorgs. Bye-bye. Masalamat. See you on my next vlog. Bye-bye.